Magandang umaga po mga kababayan. Habang tayo ay nagbabaybay sa Klasada at meron na naman tayong nasundan na isang nanay mga kababayan na talagang tuloy-tuloy pa rin po sa paglalako ng paninda. Kaya ako ay naantik sa mga ganitong sitwasyon mga kababayan, yung ating mga seniors na mga lula, mga lolo, mga nanay, mga tatay, no, na talagang nandoon pa rin po yung sipag nila, no, sa kabila ng kanilang edad pero patuloy pa rin po sa paghanap buhay. Kaya sa umagang ito meron na naman tayong mapapasaya. So ayan po si nanay, no, naglalakad at habulin natin at kausapin natin si nanay dahil malamang, no, pauwi na yan si nanay galing sa paglalako ng kanyang paninda. Nay! Nanay! Hello! Good morning! Good morning po, nanay. Pasensya na sa aming disturbo. Doon tayo sa mainit para hindi po kayo mainitan. Halipo kayo dito, nanay. Anong pangalan ni nanay? Charing po. Si Nanay Charing. Po. Ilang taon na po kay Nanay Charing? 67. 67. Po. Tapos ilan po ang anak niyo? Dalawa lang po. May pamilya na siya. Sila. Dalawa na lang kay ni tatay sa bahay din. So, sabi niyo may sakit si tatay. Ano po ang sakit ni tatay? Yung ano, hindi siya makatae. Yung takle, take. Opo, hindi makatae. Bakit po hindi makapupo? Hindi ko alam bakit ganun. Pero napa-check up nyo na noon? Siyempre pa, hindi makatae. Ilang buwan na hindi nakapupo? Dalawang buwan siguro, meron na. Matagal na. Tapos anong condition ngayon ng mister nyo? Kumusta po si tatay? Mahina na, konti lang ano, kinakain. Konti na lang ang kinakain. Naiyak ako, kami ang dalawa sa bahay. Kayo po ay naghahanap buhay araw-araw. Opo. Nanay. Ano po ba ang nilalako ni nanay Charing? Sige, kakain ako. Wala kami bili ng bigas. Kabila ako ng 1 kilo. Ano, bakit, ano pong paninda nyo? Bakit may dala kayong kaldero? Pumunta ako sa anak ko. Sinain ako ng ano, dahil wala kami bigas. Sinaingan kayo ng anak nyo? Oo, ng saing. Tapos tinadala na sa akin. Para hindi na kayo magsaing? Opo. Pagdating ng bahay? Oo. Kumusta po ang paninda nyo? Naubos po, Nanay Chari? Naubo po. Ano po ba ang paninda nyo, Nanay Chari? Yung karyuka. Karyuka. Opo. Kayo po ang nagluluto? Opo. Tapos, mula umaga? Hindi, kalahating araw lang ang pagtitinda nyo. Wala siyang kasama yung asawa ko. May sakit ang asawa nyo, pero kayo, napapansin ko rin kayo, Nanay Charing, meron din kayong guitar? Opo, meron. Matagal na ito. Matagal na po ba kayo, Nanay Charing, na kayo nilang nagtitinda? Opo, 20 taon na siguro. Dalawang dekada na. Ang trabaho ni tatay noon, ano po ba? Manalaro sa bukid. Bukid. Tapos ngayon may sakit, ngayon, hindi na nakakapagtrabaho. Na, yung anak na. Kayo na ang buong buhay. Pero yung dalawang anak nyo, nanay, kahit pa paano tumutulong po sa inyo? Oo, hindi tumutulong. Pumunta ako sa kanya na kumain na kayo, hindi pa. Mansain na ako. Kasi wala, may bigas kayo, wala nga. Wala kayong bigas. Magkano po ba ang kinita nyo ngayong umaga, nanay? Charin? Salatos lang. 100. Tapos ibibili nyo rin ng sangka para iluto nyo uli. Tapos, so ayan po mga kababayan, habang tayo ay umiikot, no, mayroon naman tayong nasundan si Nanay Charing, 67 years old po mga kababayan, no. Kaya pala napakasipag ni Nanay Charing, kasi yung kanyang mister ay may karamdaman. Dalawang buwan na po halos daw po na hindi nakapupo. And then bukod pa doon sa kanyang mister, si Nanay Charing din po ay merong sakit. Nakita nyo naman po yung kanyang liig, no? May guwiter. Pero grabe, nandoon pa rin yung pagiging positibo ni Nanay Charing. Talagang tuloy-tuloy po yung kanyang paglalako sa kagustuhan na merong makain at merong maibiling pagkain. So sa umagang ito mga kababayan, sa katunayan nga po, meron siyang daladalang kaldero. Akala ko ano po yung kanyang paninda, pero ito ay kanin. Ayan po. Plus, meron pang ulam, mga kababayan. Ayan po, oh. Ayan.
Ay, sorry. May gulay. May gulay po pala si nanay, no? Laswa. Miswa at saka anong sahog yun, nanay? Ito, may tuyo si nanay. May daladalang tuyo si nanay. Plus, may 1/4 na bigas. Isang kilo yan, sinain. Ah, isang kilo po ito. Sinain na po yung kalahati para pagdating pagdating ng bahay, hindi na magsasaing, kakain na lang po sila ni nanay at saka ni tatay. So ito yung mga kababayan na talagang alam ng Diyos kung saan talaga tayo pupunta, kung saan tayo ituturo yung ating mga paa para sa mga tulad ni nanay na kahit papaano, no, mabigyan natin ng munting pagmamahal at maibsan yung kailang iniisip sa araw-araw na pamumuhay na talagang despite sa edad nila, mga kababayan, na nandoon pa rin po yung kasipagan at tinitiis. Sabi nga ni nanay, kahit sobrang init, no, kahit napapagod, pero tinitiis kasi walang choice. So nanay, Charing, sabi niyo po kanina ay tinitiis niyo lang kahit mainit. Opo. Kahit meron kayong karamdaman, tuloy-tuloy pa rin po kayo sa pagtitinda kasi walang kakainin. Wala naman nang bibigay mga anak na dito. Kumusta po ang buhay nanay sa ganyang paano niyo nalalabanan yung buhay, no, na sobrang hirap, plus meron pang mga sakit, dalawa kayo na mayroong sakit. Kumusta po ang buhay? Paano nyo po nalalabanan yun? Wala na, ano, mahahanap buhay. May sakit ako lang. Yung anak ko, yun, kung nalaman niya, pupunta sa amin, tutulungan kami. Wow, kahit pa paano nandiyan sila. Pag wala na talaga kayo makain, hinahatiran kayo ng anak nyo. Opo, yung anak kong babae dyan. Pero yung anak kong sa Bilases, ano yun, hindi siya makaalis yun. Minsan-minsan lang pupunta sa amin. Kasi medyo malayo po sila. Opo, Bilases. Dito malapit lang, kaya siya lang ano, pupunta sa amin. So yung pagtitinda nyo nanay, kalahating araw lang, uuwi na kayo para mag-aalaga kayo doon sa sa mister nyo. Sa umaga, naglalako kayo ng paninda. Sa tanghali, bago mananghalian, uuwi na kayo kasi papakainin nyo, aalagaan nyo yung mister nyo. Siyempre, nakakalakad pa ba si tatay? Or nakahiga na lang? Kung pagod na nakahiga, uupo. Paano yung pagpapaligo niya, nanay? Lalagyan ko ng batya yung tubig sa banyo. Tapos lagyan ko ng upuan. Uupo siya doon. Maligo ka na, kako. Ano bang naramdaman ni tatay, nanay Charing? Kasi sabi nyo, halos dalawang buwan na, hindi pa siya nakakapupo. Ano bang naramdaman niya? Hindi po ba sumasakit yung tiyan niya? Wala ba siyang iniinda? Kasi walang lumalabas na dumi sa katawan niya? Masasakit sa likod na daw. Tapos binibila ko ng yung para gamot ng parabala, ilalagay sa puwet. Para? Para makatay daw. Yung pangpupo. Para makapupo po si tatay, merong nilalagay. Ano bang tawag doon, nanay? Nakalimutan ko po yun eh. Hindi ko rin din, basta... Ilang beses mo siyang lagyan? Sa isang linggo, sa isang araw? Ilang beses mo siyang lagyan, nanay, sa isang linggo? Apat. O yun. Araw-araw po ba? Nilalagyan mo siya lang ganyan? Para na makapupo? Okay. So, kung walang gamot na gano'n na nilalagay o ipinapasak doon sa puwerta o sa butas ng kwit niya, hindi siya nakakapupo. Hindi kung walang siya, gamot ano, na binibili mo. Ginagawa niya, lagyan ng langis dito, ginaganon sa puwet. Parang sinusundo siya para makapupo. Para makatai. Alam ko, kaya kayo nagsisipag kasi sabi nyo po para may pambili kayo ng bigas at meron kayong makain. Ang kinikita nyo ay 100, no? Tapos bibilihan nyo ng 1 kilo kanina at ang natira 1/4 na lang, no? Tinitipid nyo para mayroon na naman kayong isaing kinabukasan. So kaya kayo nagtitinda, sa kagustuhan nyo kumita kayo sa umagang ito, nanay Charing, na kahit papaano yung pag-uwi nyo. Alam ko ang nilalakbay nyo, alam ko ang nilalakad nyo, napaka layo, no? At napaka init. Daragin. Opo, ganun. Kahit saan-saan kayo,
susuot para lang maibenta at maubos yung nilalako nyo. Gusto ko naman sa pag-uwi mo mamaya, Nanay Charing, at kahit papaano ay maibsan at mapasaya ko kayo, no, sa kasama ang aking mga supporters, no, yung ating mga sponsors, na magbaon po kayo, pabaonan namin kayo ng ngiti at saya sa umagang ito. Okay, pasok mga Ruhilyos. Bakit napaiyak kayo habang sumasayaw? Ako yung bibigyan niyo sa akin. Salamat sa inyong malaki lang sa pag-uwi ko. Salamat sa inyo. Walang ano man po. Buti nababanaan kayo. Bibigyan sa akin. Nanay Charing, meron ka ng isang sakong bigas? Charge, ano yan? Meron kang isang sakong bigas. Ito po. Yes, ano pa yan, Charge? Meron pang assorted groceries. Wow. At? Meron pang isang string itlog ito. Salamat po. At ano pa yan, Makoy? At Lula, meron ka ng 1,000 para po sa inyo. Salamat po sa inyo. Yan. Salamat po. Ibinigay nyo sa akin ang hirap ng buhay namin, ng titinda ko. Isang taon lang tutubuan ko. Bibili ko ng isang kilong bigas. Tapos yung sobra, bibili ko ng 2-1-4. Salamat po. So ayan po mga kabayan, maraming salamat po talaga sa inyo. Ito po yung ating nagagawa sa araw-araw ng ating paglalakbay, no? Yung ating misyon na talagang meron tayong mga tao na tulad nila na nagaantay sa ating munting pagmamahal. Ito po yung sinasabi ko mga kababayan sa inyong pagmamahal, sa inyong pakikiisa. Kasama ko po ang aking mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators. Ito po ang nagagawa natin sa araw-araw. Kaya mga kababayan, huwag po kayong magsawang manood without skipping us, pagsishare, no, pagla-likes, no, pag-comments, at ano pa na pwede nating iambag para mas lalo pang mapalawak yung ating pagtulong, kasi ang dami pong nagaantay sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Okay mga kabayan, maraming salamat po. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan pa po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa po tayo ng mahabang buhay upang sa ganun hindi lang si Nanay ang mapasaya natin sa araw-araw, kundi marami pang iba. Maraming salamat po. Magpapasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal. Ma'am Terry Arca from Seattle, Washington. Sir Romy and Ma'am Linda Octavo from Portsmouth, Virginia, USA. Sir Macario Sampayan from USA. Ma'am Cynthia Tolentino from Eaton Square, London. Maraming salamat po sa inyong lahat. So mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. Gabi sa sol. Bye Nanay! So ayan po mga kababayan, ihahatid natin si Nanay Charing. Okay, kanta na, George. Charing!
Nailad ko sa buwi. Natawa si nanay. Natawa si nanay. Alam niyo po yung nay? Mm? Alam niyo po na kanta na yun? Mm-hmm. Tagalog o yung ano? Tagalog. So ayan po, papunta sa bahay ni Nanay Charing. One way lang dito mga kabayan. Sige, kaya siya makalabas. Ayun ang nilalakas namin. Dito pa lang mga kabayan sa paloob, papasok nila nanay, malayo na, no? How much more yung iniikot ni nanay pag dugtong-dugtongin niya yun. Diyos ko, ilang kilometro po yung nilalakad niya araw-araw para lang maubos yung kanyang paninda. Yung pwede yung pumasok dito. Yung mabahaya, ayan. Saan yung may poste po? Tindahan. Ayan sa may poste. Tawin na tayo. Kaya ang bahay niya na eh. Dito na eh. Dito. Opo. Ayan. Tapos.